Hello mga kaibigan, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Lalong-lalo na po mga kaibigan, yung ating mga kaibigang OFW dyan, ha? Kumusta po kayo dyan? Well mga kaibigan, araw po naman ng Lunes at syempre, busy na po ang ating mga kaibigang nagtatrabaho, higit lalo po ang ating mga taong nagtatrabaho dyan sa kakalsadahan. Ingat po kayo at syempre, laging magdala ng payong, minsan ay bigla na lamang bumubuhos ang ulan. Wait, ika nga pala mga kaibigan, maraming salamat doon po sa mga tumangkilik at nanood ng ating video patungkol po kay Senator Robin Padilla. Ano po? Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay at pag-follow. At syempre maraming salamat din po doon sa mga nagsusubscribe. Well, ang pag-uusapan po natin ngayon tulad po ng sinasabi natin ay bigyan po natin ng reaction itong tandim ni President PBBM at syempre ni Baby Sara Duterte. At kahapon nga ho ay nanumpa na po itong si BP Sara Duterte doon mismo sa lugar ng Davao. Pero mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking tahanan ay sana po ay pindutin mo ang subscribe button at bell button. At syempre ilike nyo na rin po ang video ito para naman po makarating sa iba at nang malaman nila itong ating bagong video. Well mga kaibigan, alam nyo ba na viral na ngayon yung last part ng speech ni BP Sara Duterte? Yung pong huling parte doon na Tagalog na kanyang linya ay talagang viral na. Ito po, pakinggan po natin. Ibibigay ko po sa inyo. Pakinggan po natin yung huling parte na yan. Ito po mga kaibigan. Ako po si Inday Sara. A proud Davaoenia. Very proud. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit, walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. So, ayan po, inyo pong napakinggan mga kaibigan, yung pong huling party na yan. Ano po? Alam niyo po mga kaibigan, ang nakikita ko, isang Sara Duterte na may tapang determinasyon at mapagpakumbaba. Dito sa sinabi niya na ako si Sara Duterte mula sa Mindanao at Davao, talagang buong tapang na pinapakilala niya kung saan siya nanggaling. At syempre yung kanyang determinasyon. Now, marami po ang nagtatanong kung ano ang posibleng mangyari or ano ang posibleng maging future ng pamahalaang ito ni PBBM at ni Sara Duterte. Kung ating pong titingnan mga kaibigan, first time in the history na nanalo po ang isang magkapartido. Ibig sabihin, kung ating babalikan yung mga previous na mga pamahalaan, panahon ni Gloria Arroyo, panahon ni... Eto na lang, wag na lang po tayong lalayo mga kaibigan. Itong panahon ni President Duterte, ano po. Kung hindi gumamit ng tinatawag na kamay na bakal at determination si President Duterte, malamang sa malamang, hindi uusad ang ating bansa. Alam niyo kung bakit mga kaibigan, sapagkat magkasalungat ang presidente at BP at ang ating BP. So, kumbaga, mas mainam po katulad ng isang instrumento, yung bang tilang magkaano sila, magkatunog para at least tuloy-tuloy at maganda ang kinalalabasan kapag patutugtugin mo. Mabuti nga lamang itong si President Duterte at determinado siyang gawin yung kanyang mga programa katulad ng mga Bill program, at least kahit papano
ay nakita natin yung pag-usad ng ating bansa. Now, this time, ito pinakamaganda. Sabi nga ng ilan, ano yung posibleng maging future ng ating bansa sa kamay ng isang PBBM at VP Sara Duterte? Tulad ng sinasabi natin, mas nakikita natin ang isang magandang Pilipinas dahil sa magkatandim sila. Parang ano siya, parang isang bahay, di ba? Kung baga sa isang bahay, kung nagtatrabaho si nanay, nagtatrabaho si tatay, edi masaya ang pamilya. Parang ganun ang kasimple. So this time, nakikita natin yung magiging papel ng bawat isa. Eto si Sara Duterte, naghahanda na. Although malaking hamon ha, mga kababayan, malaking hamon po yung kanyang kakaharapin dito ngayon sapagkat ito pong naging pandemya, higit lalo nahahawakan po niya yung edukasyon. Paano niya i-address ngayon itong mga programang Key to 12? Paano ba? Magkakaroon ba ng pagbabago? Parang narinig natin, no? Re-revisahin, posibleng may mga baguhin. Ang higit, mga kaibigan, na magiging challenging para kay VP Sara Duterte, once na umupo siya at hawakan na niya ang edukasyon, ay itong online class, ano, magkakaroon na nga ba ng face-to-face, paano niya i-address ang mga ito? Sapagkat dalawang taon na tayo dumaranas ng online class, no? So paano niya ngayon i-address ang mga ito? Magkakaroon ba ng mas papaigtinging programa para mas maging ma-improve pa? O ano yung posibleng gawin? Yun ang kaabang-abangan natin. Pero aside doon, syempre sa kanyang personal na trabaho bilang VP, naniniwala tayo na may mga programa din siyang ilulunsad na naka-align sa programa ni PBBM. So yun ang pinakamagandang punto doon kasi ang sagwan nila ay iisa. So therefore, mas mabilis na uusad ang ating bansa sa ganitong sitwasyon. So ito yung pinakaabang-abang, mga kaibigan, na parte, no, ng moment natin ngayon bilang isang malayang Pilipinas. Masabi natin malayang Pilipinas kasi andyan na po yung talagang isang malakas na i-align po natin ang isang malakas na pamahalaan. Tulad ng sinasabi natin, ang aabangan po natin dito yung 100 days kung ano yung mga program, no. Pero sana naman, no, ang dalangin ko dun sa mga 31 million na nagtiwala tara dito sa pamahalaang ito, huwag ho rin tayong magmadali. Kasi tandaan ho natin, malaking mga hamon at malaking mga challenges ang kanilang kinakaharap sa ngayon. Paano nila i-address yung pandemya? Paano i-address yung mga nawala ng trabaho? Paano nila i-address yung mga nagsarang tindahan na siyang kumbaga lalong nagpaigting para mas bumaba ang ekonomiya? Titingnan natin yung paano nila dadalhin yung pakikipagrelasyon sa ibang bansa at paano nila i-address yung pinakamababang sektor ng ating lipunan. Anong mga programang ibibigay nila. Kaya very exciting po ito, mga kaibigan. Ano? Ngayon pa lang, sabi nga, talagang sobrang natutuwa na tayo at kaabang-abang. Ang 100 days dito, mga kaibigan, ay sobrang nakaka-excite. Pero tulad ho ng dati, reminders lang, paalala lang sa ating mga kapatid at mga kapwa Pilipino na kailangan din natin sumuporta sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila magagawa ang mga bagay nito kung tayo ay nakapanood lang. So kailangan din natin sumuporta sa kanila. Kailangan din natin maging mahinahon, kailangan din natin maging maunawain. Kasi hindi sa isang bagay, hindi sa isang iglap magagawa ito. At magbantay ho tayo, no? Tingnan ho natin, mga kaibigan, maging sabi pa nga ay maging matapang tayo sa pagbabantay, no? Dito po sa ating dalawang leader, sapagkat I'm very sure, mga kaibigan, kapag nakaupo na yan, sigurado madami pong mga kritiko ang maglalabasan dito. Dahil nga, kita naman natin, yung daan patungo sa Tagumpay ay hindi masyadong ismot, ano? Ang daming mga pinagdaanan at maski ngayon po, inuulan pa rin ng mga batikos. Kung kayo, mga kaibigan,
bilang mga followers at bilang nanonood nito, ano po sa opinion ninyo? Ano po ang inaasahan ninyo dito po sa ating bagong pamahalaan? Dito po sa pamahalaang Marcos Duterte. Ano po ang inaasahan ninyo? Comment down below. At syempre, higit lalo, ano po ang inaasahan ninyo sa isang VP Sara Duterte? Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Comment down below lang po at babasahin ko lagi ang iyong mga comment. At maraming maraming salamat po doon sa nagtitiwala. Sana po ay samahan nyo lang po ng like, share. At syempre, yung mga bago natin, i-subscribe na rin po ninyo. Malaking tulong din po yon para sa ating channel. Miguel Love, shoutout lang po. Batiin natin yung ating mga kaibigan at kapamilya. Katulad po ng Team Dimagiba, headed by Tatay Jovel Channel, yung pong Ting Waray, sa kay Waray Waray Vlog, yung pong Del Ornodel ni Sir Julio Samaristela, yung pong Team Reed, Team Happy, Team Walwal, Maharot, yung pong Team Mambabarang, yung pong Team Gagamba Attacker, sa Miguel Love shoutout to sa inyo. At sa iba pang mga team na talaga namang sumusuporta sa atin, Miguel Love shoutout doon po kay Boss Rapi Mapagmahal, kay Demonieta Angel, ayan, kay Zoe, Miguel Love shoutout to sa inyo, Onika Angel, and of course kay Rune Singsong Vlog, and sa iba pa nating mga kaibigan dyan. Sa susunod po ay babanggitin natin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay lagi sa ating pong mga reaction video. And thank you so much po sa inyong mga komento. Mas higit po akong ginaganahan at nakakataban ng puso kapag nakakita po tayo ng mas magagandang komento. Sa muli po, Taong Gala, mabuhay po tayo. Bye bye. Hanggang dito lang po muna.